Hello mga ka-animanga mo! Welcome sa akin channel! At kung bago ka pa lamang dito, ay huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video dahil malaking tulong na po sa akin yan. At meron din po akong Facebook page na maaari nyong i-follow. Maraming salamat! So bago pa man tayo magsimula, intro muna tayo! Black Clover, Chapter 287. So bago tayo magumpisa, ay gusto ko lang sabihin sa inyo na tama ang aking mga theory sa Chapter 286 na magagawa nga ni Nats na pagsamahin ang mga demon niya sa iisang unite mode lang. Pero syempre, hanggang dalawa pa lamang ang kaya niyang gawin dito. Pero sa tingin nyo, paano pa kaya si Asta kung magagawa niyang pagsamahin ang apat na espada niya sa unite mode nila ni Libby? Pero siyempre, hula ko lang naman ang mga yan. Baka kasi sabihin nyo, masyado akong nagmamagaling at advanced mag-isip. So kung excited na kayo, ay simulan na natin ang ating video. Kapag uumpisa ng ating manga, ay makikita natin dito si Nats na hindi pa rin makagalaw dahil sa pagkakatusok sa kanya nila Lilith at Nama ng mga yelo. At nasabi nga dito ni Nats na hindi niya na iniisip kung mamatay man siya habang nakikipaglaban sa dalawang highest demon na ito. Pero dahil siya ang nagkukuman o namumuno dito sa pagsugod nila sa Speed Kingdom, ay hindi pa siya pwede mamatay hanggat hindi niya nasisigurado ang kanilang tagumpay. Pero hindi niya muna pwede sabihin ang mga bagay na yan dahil kailangan niya muna matalo ang dalawang highest demon na kinakalaban niya ngayon. Subalit, napagtanto niya dito na ang apat na demon na nakakontrata sa kanya ay mga mid-ranking demon lamang, kung kaya't walang laban nito sa dalawang highest demon. Then sa next panel naman ay naalala ni Nats ang pagluluksa niya sa pagkamatay ni Morgan at sa mga sinabi ni Yami sa kanya na gusto na itong gumawa ng sariling squad, at kung hindi raw ba nakakatuwa kung si Yami ang magiging captain ng squad na gagawin niya. Pero kung makagawa naman daw itong si Yami ng squad, ay siguradong iimbitahan niya si Nats na maging vice captain nito upang mas lalo pang nakakatuwa ang magiging squad nila. Then habang papalayo na itong si Yami kay Nats, ay mapapansin naman natin dito ang sobra niyang pagsisisi dahil kahit pagsisihan niya man daw ang lahat ng mga nagawa niyang kasalanan, ay hindi niya pa rin mapapatawad ang kanyang sarili. At hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na puriin o maging bida sa mga tao dahil hindi niya kaya maging isang Morgan at hindi siya dapat maging kagaya ni Morgan. So pagkatapos maaalala ni Nats ang kanyang nakaraan, ay muli siya naging seryoso at sinabi niya sa kanyang sarili na alam niya ang kanyang limitasyon, kung kaya't handa niyang lipunin o wakasan ang kasamaan ng mga demonyo sa pamamagitan ng kasamaan din mula sa kadiliman hanggang sa mamatay siya. Then sa next panel nga ay makikita natin ang pakikiusap ni Nats kila Plumid at Wagner na sumabay na lamang sa mga gagawin niya, kung kaya't mapapansin natin dito ang pagsang-ayon ng dalawang demon dahil si Nats lamang daw ang nagpakita ng kabutihan sa kanila na hindi nila naranasan sa underworld, kung kaya't handa silang gawin ang mga kagustuhan ni Nats. So habang sinusubukan ni Nats na gumawa ng milagro, ay mapapansin naman natin dito ang alaala ni Nats na tungkol sa mga sinabi ni Morgan na si Nats lamang daw ang may pinakamahusay na talento sa paggamit ng magic kumpara sa iba. Kung kaya't ito ang naging dahilan kung bakit nagawa niyang malampasan ang kanyang limitasyon. Then dito nga ay sa wakas makikita na nga natin ang pinagsamang unite mode nila Plumid at Wagner. Isa na namang maangas na unite mode ang pinakita sa atin ni Nats dito. Kung kaya't mapapansin natin ang pagkagulat ng dalawang highest demon na sila Lilith at Nama dahil bigla nga daw lumakas ang magic power ni Nats dito. Then sa next panel naman ay nasabi nga dito ni Nats na nagawa niyang palakasin ang kanyang magic hanggang sa maging highest ranking Devil's Magic. Kung kaya't makikita natin dito ang paggamit niya ng kanyang Shadow Magic, Rain of Atonement, na para bang umuulan ng mga itim na kamay dito sa loob ng kanyang magic, at sinabi niya kila Lilith at Nama na maglaro ulit sila sa kadiliman ng walang katapusan, at sa pamamagitan daw
ng pagsasakripiso ng kanyang buhay ay siguradong magagawa niyang maikulong ang dalawang highest demon kung saan walang liwanag, walang buhay at kamatayan. Then matapos nga mahatak o mahila ni Nats ang dalawang highest demon papunta sa loob ng kanyang magic, ay mapapansin pa rin natin dito ang patuloy nilang paglalaban sa loob ng magic ni Nats dahil patuloy pa rin ang paglabas o nagagawa pa rin tumagos ng mga magic ng mga demonyo na apoy at yelo mula sa loob ng magic ni Nats, kung kaya't makikita natin dito ang buong palasyo ng Spade Kingdom na binabalot na ng apoy at yelo. Then sa next panel nga ay makikita natin ang paglabas ni Nats mula sa loob ng kanyang magic at tila bang natalo siya sa pakikipaglaban sa dalawang highest demon dahil puro sugat ang katawan niya dito. At nasabi nga dito ni Nats na hindi siya makapaniwala dahil ang pinakamalakas niyang magic ay nagawang sirain ng dalawang highest demon. Dahil daw sa lakas ng magic nila ay nagawa na itong sunugin at gawing yelo ang kanyang magic. At sa mga sumunod na pangyayari nga ay makikita natin dito ang pag-atake ng dalawang highest demon kay Nats dahil mapapansin natin dito na tila bang binabalot ng apoy at naging yelo ang magkabila ang braso ni Nats. So sigaw nga dito si Nats dahil sa sakit ng nararamdaman niya dahil parang pinapahirapan nga siya nila Lilith at Nama. Subalit mapapansin natin dito ang dalawang demon ni Nats na para bang nabasag, pero hindi natin sigurado kung patay na nga ba ang mga ito. Pero sana wag naman, dahil kahit sabihin natin na demonyo sila ay masasabi ko pa rin na mababait ang mga ito tulad ni Libby. Gaya nga ng sinabi ni Asta at ng nanay niya na hindi porket demonyo ang itsura nila ay magmumukha na silang masama. So huwag natin sila husgahan base sa paglabas na kaanyuan. So dito nga ay makikita natin na halos mabalibalaw na sa kakatawa sila Lilith at Nama dahil sa ginagawa nilang pagpapahirap kay Nats. At gustong gusto nilang marinig ang sigaw ni Nats dito dahil sa nararamdaman nitong sakit. Then sa next panel nga ay makikita natin dito si Nats na halos sumuko na dahil sa pagpapahirap sa kanya ng dalawang demon at plano na nga siyang patayin dito ni Nama, kung kaya't naisip nga ni Nats na simula pa lamang ay parang pinaglalaruan lang talaga siya ng dalawang highest demon na ito, kung kaya't napagtanto niya na walang sino man daw ang may kakayahan na labanan o matalo ang mga highest ranking demon. At kung meron man na kayang tumalo dito, ito ay walang iba kundi ang anti-magic ni Asta. So dito nga, bago pa man siya patayin ni Nama, ay makikita naman natin ang biglaang pagdating ni Asta upang iligtas si Nats at boom! Putol dito ang kamay ni Nama sa ginawang pag-atake ni Asta, kung kaya't nagulat nga dito si Nama dahil naputol ang kamay niya dyan. Then dito nga ay makikita na nga natin ang maangas na unite mode nila Asta at Libby, at sinabi nga ni Asta kila Lilith at Nama na ano raw ba ang ginagawa nila sa kanilang vice captain ng Black Bull. So dito magtatapos ang chapter 287 ng Black Clover at muli na naman tayong nabitin sa pagsisimula ng digmaan sa pagitan nila Asta at ng mga highest ranking demon. So bago pa man tayo magtapos ay sobrang nagpapasalamat po ako sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At sa mga bago naman na manunod pa lamang ay sana magustuhan nyo po ang ating video. Maraming salamat po.